Hey, welcome back sa ating channel mga bro. Eto, bali patatapos ko lang ding ginawa itong Samsung na 32 inches lang basic with TV. Tapos meron tayong gagawin dito na isang Samsung CRT. Bali yung kapatid ko umalis na at katatapos lang niyang gawin yung isang Samsung CRT at saka isang LED TV na 42. Yan, bali ano lang to, backlight issue lang. Yung Samsung naman, vertical problem. So, siya pa sana yung gagawa nito, kaya lang umalis naman na. Kaya, tayo na lang yung gagawa. At sakto, may mga nag-PPM sa atin about yung mga ganito na Samsung. Na kung minsan mataas yung B+, sumabot ng 170, 180, hindi nila mapatino. So, ito na lang yung gagawin natin. So, ano naman to? Hindi naman siya Korean surplus. Makita niya. English pa yung sulat. So, standard siya. Check natin yung model number. Ayan. Hindi siya Korean. Saksak lang natin. Ayun. Nag-kulay green naman. Doon tayo. Wala. Walang oscillation. Papatay si hindi yung kanyang green. So, wala siyang oscillation. Okay mga bro, bali bubuksan lang natin to. Ayan, medyo marumi pa. Pero mamaya na lang natin to linisan. Malay natin siya. Malala yung sira niya. Hindi natin magawa. Sayang din yung pagod natin sa paglilinis. Kung kinalawang na yung kanyang opto. Lang natin yung kanyang parts. Mukhang may ano to mga bro, mukhang may gumawa na din dito. Sa bagay, luma na din naman na to ng TV na to eh. Hindi na nakapagtataka na ilang beses tong ma-repair. So, yan na lang. So, first step, ano tayo? Check muna natin kung may mga ano dyan. Wala naman akong nakikitang cold solder dyan.
sa pag tiningnan naman natin yung mga parts niya, wala namang nasunog, wala namang lumobong capacitor, wala namang pumutok na IC. So, voltage checking tayo. So, doon sa mga nag-uumpisang mag-repair, balikan nyo yung mga ano ko, marami akong upload ng CRT, mga hard trouble, tinuturing ng iba na bangungot, pero ang totoo ay basic lang. So ako kasi yung ganito na pag makita ko na yung power supply niya wala namang pumutok, umiilaw naman yung kanyang indicator, voltage checking na agad ako niyan. Kita ba yung ating, so on ang test point ko na dyan yung B plus tayo. Ito, madali lang hanapin yung B plus nya. May naka-indicate na 120 volts dito sa kanyang FBT, or basta yung linya yan na itim na yan, pag susundan natin yan, kumonek yan sa 100 UF by 160 na electrolytic. So, pwede din kayo doon. So, dito tayo ngayon sa 120 volts ng kanyang B plus sa isang paa ng flyback transformer. Saksak natin. Oops. 114, 116. Oh. Di stable yung kanyang reading. So, okay, pindot tayo ng power. Oh, tumataas. 140. 143. Oh, 148. Check natin yung kanyang horizontal output. So, yung kanyang horizontal output nito ay walang heatsink. Yan ah. Number ay TT2206. Kita nyo ba? Yan. Hindi naman mainit. Kung hindi naman siya nag-oscillate eh, nung pagpindot natin ng power on. So, check natin yung ibang supply. So, natapos na tayo sa kanyang B plus, 120, mataas yung nakuha nating reading. Minsan, tong ganitong board, kala natin yung B plus niya hindi normal. Yun pala, hindi pa siya nag-oscillate. Pag nag-oscillate kasi ito, 120, tulad nung nakalagay dyan. Pero kung minsan, may encounter nyo to na, halimbawa, nasiraan kayo ng horizontal output. Shorted yung horizontal output. Ngayon, bago kayo maglagay ng horizontal output, syempre, sinusukat nyo yung B plus nya. So, itong board na to, pag nakatanggal yung kanyang horizontal output transistor, pag sukat nyo ng kanyang B+, minsan mataas. Pumapalo ng 170, 180. Kala nyo, may problema pa sa power supply. Pero ang totoo nyan, pag check nyo naman dun sa kanyang mga resistor, bias dito sa kanyang B+, asan na yun sa kanyang feedback? So, dito pala. Pag check nyo, dun sa kanyang feedback, okay naman yung mga resistor dun. Mga 120k, ang value niyan. Okay naman, pero ba't mataas yung B+? Yun pala, normal na pala yun. Magno-normal siya pag nag-oscillate na. Pag nailagay nyo na yung, horizontal output transistor. Ngayon, kung
kung gusto niyo makasiguro na buo kayang B+, ang magandang ginagawa dito, lagyan natin ng load yung kanyang B+. Pwede tayong maglagay dyan ng resistor or maganda yung bulb, kahit mga 60 to 100 watts na bulb. Wala tayo ngayon. So, minsan, gagawa tayo. Magandang ilagay yon pang load sa B+. Kasi pag nilagay mo doon at bumagsak sa 120 yung B+, ibig sabihin okay yung kanyang power supply or feedback. So, ngayon, balik tayo dito sa kanyang B+. 118, 120, o 120 na siya. Next step na check natin, syempre yung mga ibang supply dito. Okay, yung meron yung kanyang para sa audio. Para sa kanyang system yan. Next step, kikita ba tayo? Okay. Dito tayo sa kanyang horizontal drive transformer. Ito madalas to sa Samsung. 9 volts. Check natin kung tumawid. Ayun o. Oh. Pansin nyo dito. Lapit ko lang. Lapit natin yung ating tester. Para kita niya. Sila kakasilaw. Okay, kanyan. Ayan. Tapit muna natin. So, ito yung isang paa ng ating horizontal drive transformer. Ito yung mag-drive ng kanyang horizontal output. Ayan. Yung secondary niyan, kung susundan nyo, pumasok sa base ng ating horizontal output. Tapos yung kanyang primary naman, ito. Kumuha yan ng supply sa iba-iba yung pinagkunan nito, depende sa design. Yung iba, kumuha sa 12 volts, 9 volts, 15 volts, 24 volts. Sa China, kumuha siya sa 24 volts. Supply ng vertical section. So, ito naman, nasa ano lang to eh, mga 9 to 12 volts. So, sukat natin dyan, 9. O, nagbabago-bago. Pero pag sinukatan natin dito sa isang paa, magkadugtong din yan, nakumunik naman yan sa kanyang horizontal drive transistor dito. O, wala o. Wala. Pag walang pag-open tong coil na to, itong kanyang horizontal drive transformer, syempre, yung signal na mag-drive sa kanyang horizontal output, hindi tatawid. Yung signal hanggang dito lang siya, hanggang dito lang sa base ng kanyang horizontal drive transistor. Ito, transistor na to. Check natin ngayon sa analog kung pumapalo siya. Or sukatan muna natin ng resistance. Sigurado open yan. So, ano to? Nakailang upload na ako na ng ganito eh. Na-open yung kanyang horizontal drive transformer. Di lang siguro tatatlo or lilimang upload ko na ng ganito. So, madadagdag na naman to. Na-upload natin na sira yung kanyang horizontal drive transformer. So, check natin. Eh, ano tong resistance nito? Below 10 ohms lang to eh. Pero yung iba, like kumuha siya sa B+, mataas yung ano noon, mataas yung reading. So ito. Oh, open siya. Open, as in open talaga. Ayun oh. Oh, dito tayo sa mismong paa. Pero hindi pa natatanggal yan ah. Hindi pa yan nagagalaw. Dati pa rin yan. Ayan o. Oh. Original pa rin yan na ito na tayo.
Oh. Wala, open. Like. Okay, sukatan natin. Sukatan natin ng analog. Si analog naman. So, napakalaking tulong si analog pag ganito. Lalo yung mga yung nagpro-protect. So, sa 10 volt AC tayo. Ako, yan na naman. Hindi makita. Okay, yan. So, nasa 10 volt AC tayo. Alam nyo itong AC features ng ating analog, maraming ano yan, maraming gamit. Bukod sa ano yan, bukod sa pinang-measure natin ng voltage, pwede rin natin siyang pang-measure ng signal. Pang-check ng signal kung meron siyang signal. Dito tayo sa kanyang dito na tayo sa may base ng ating horizontal drive transistor. Maliit na transistor na kumonek sa kanyang horizontal drive transformer. Saksak natin. Ayan. Pumalo siya tapos bumalik sa zero. Pindot tayo ngayon kung papalo siya. Ayan o. Meron siya. Ayan o. Pinipilit niyang mag-oscillate. Pero since open nga yung kanyang horizontal drive transformer, ganyan ang reading. Pag naka-oscillate na yan, nasa 0.6 lang yan. 0.5, 0.6 volt AC. Kita ba sa tester? Ayun. Okay, bali tatanggalin natin yung horizontal drive transformer natin. Papalitan natin yan. So, ayan. So, pwede naman natin itong i-rewind. Kaya lang, ano eh, ma-aksaya na sa oras. So, ito siya. Marami naman tayong board dyan na katulad nito. Ito yung kanyang secondary. 0 ohms. Yung kanyang primary na open din, ayan o. Kita lang natin. Ayan. Pero mapapansin nyo dyan, parang corrosion na, di ba? Ayan o. Green na yung kulay ng kanyang wire. Check natin kung baka putol na yan. Hindi pa naman siya putol dito. Eto, putol na oh. Kita nyo? Ayan oh. Putol na. Kaya lang, may corrosion siya doon oh. Medyo mahaba yung corrosion niya. Kapalitan na lang natin. Hanap tayo ng pamalit dyan. May mga board pa ako nito eh. Okay, pause ko lang. So, eto, meron tayong nahanap dito na kaparehas na board. Yan, bali, nakon, galing na to sa na-convert ko noon na flyback Samsung. Same board lang, oh, pero nabaha to eh. Yun, oh, yung kanyang transformer. Check natin. Oh, yun, oh, 9 ohms. So, good. Ang galing natin. Okay, check natin ulit. Check natin tong kanyang primary. Ayan, meron siyang 10 ohm. Secondary. Ayan. Hindi gaya ng kanina, open. So, same lang din. Okay, lagay natin to. Okay, subukan natin.
Okay, check natin ngayon yung kanyang B plus kung hindi siya magbabago or steady na siya. Ayan, ano sasabi ko, naglalaro, di ba? Pindot natin ngayon. Okay. Nagloloko yung kanyang B plus. Okay, palitan ko muna yung kanyang opto. Pansin nyo yung opto, pakita ko lang. Sobrang kalawang yung kanyang opto coupler. May tinanggal pa akong kalawang dyan kanina. Ayan o. Ayan. Okay, palitan ko lang yung kanyang opto. So, ayan o. Bali sa sobrang kalawang ng kanyang opto, dun sa pagdanggal ko pa lang, wala na. Humiwalay na yung paa niya. Okay. Kapalitan na lang natin yan para hindi nag-loloko yung kanyang B+. Lalagay natin bago. Okay. Ali, check natin. Ayan, 125. Pindot tayo ngayon. Ayan na. Pansin nyo, nung pagpindot natin, tumaas 145, tapos bumalik sa 120. Ibig sabihin, okay na to. Ayan o, nag-oscillate na. Ayan, meron na siyang blue screen. So, pakita ko lang yung kanina, yung sa horizontal drive transformer natin. Ito yung kanyang input ng kanyang primary. Ayan, tumaas na sa 14 volts. Ayan, yan yung kanyang pumunta na sa ano natin, sa horizontal drive transistor. Pag sinukatan natin yan ng AC, sinukatan yan natin ng AC, 10 volts sa AC tayo. Dito tayo sa horizontal output natin, yung kanyang base. Oops, medyo mataas na lang reading dito sa tester ko, nasa 0.8. Pero normal yan, nasa tatlong guhit lang yan, 0.6. Doon tayo sa horizontal drive transistor natin. Ayan, so ito yung 0.6. 0.6 sa kanya, tatlong guhit. Pag sinukatan naman natin yan sa yung kanyang frequency. Ayan, yung frequency ng ating horizontal drive. Doon na tayo sa mismong horizontal output natin. Horizontal output transistor sa base. 15.61. Pero pag nilagyan natin yan ng antenna, 15.73 yan. Pag nagka-picture na siya. Ayan. Pakita lang natin yung sa salamin. Ayan, pag meron na siyang normal na picture, na yan. Balik tayo sa horizontal output transistor natin sa kanyang base. Ayan o, sakto, 15.73 kilohertz. Ba?
dito tayo sa kanyang base. Base ng ating hot or horizontal output transistor. So, napakasimple lang yung trouble. Sakit ng Samsung. Kaya itong mga Samsung, ugaliin nyo mag-stack. Lalo yung mga Korean. Madaling ma-open yung kanyang horizontal drive transformer. Yung kanyang primary. Kasi pino siya. So, pag di mo alam yung mga voltage nito, ang alam mo lang yung papunta ng B+, sa drive, hindi mo alam to, mababangungot ka talaga dito. Pero pag alam mo lahat yung mga pasikot-sikot na voltage ng TV, ay madali mo siyang madadali. So, sana nagustuhan nyo yung ating ginawa ngayon. Basic lang. Pero sana kapupulutan nyo yung aral, lalo yung mga nag-uumpisa. Okay, bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. At maraming salamat.